Patuloy ang pagsalakay ng mga kawatan sa Baguio City. Tila sinasamantala nila ang dagsa ng mga turistang nakikisaya sa Paragbanga Festival. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kasagsagan ng Paragbanga Festival kahapon sa Baguio City, sumulpot ang isang kawatan. Sa CCTV na ito, nakuha sa tindahan ng mga sapatos sa Lower Session Road. Makikita ang babaeng nakapulang jacket na akalain mong namimili lang. Halos katabi niya ang isa pang babaeng customer na tumitingin ng mga sapatos. Maya-maya, dinikitan niya ang babaeng customer saka naglakad palabas na parang walang nangyari. Ninako na pala niya ang wallet ng babae, laman ng mga card at pera. Ayon sa nagbabantay ng tindahan, nireport na nilang insidente sa mga pulis. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakikilala ang suspect. Alert na kami ma'am kasi ngayon Paragbanga, madaming tao. Ngayon, magdodoble ingat na po kami. If ever na may kahinahinala, magpe-precaution na lang po kami. Nangyari ang pagnanakaw kahit higit 1,000 pulis ang ipinakalat sa lungsod para sa pagdiriwang ng pista. Inikayat naman ng mga otoridad ang mga residente at turista na agad i-report ang mga insidente ng pagnanakaw. Mag-file tayo ng case kasi wala pong mangyayari. Sigurado pong uulit at uulit yan. Sa Baguio City pa rin, sa pool ng CCTV ang pagkaripas ng takbo ng lalaking yan na nagtangkang magnakaw sa isang transient house sa barangay Hillside. Napurnada ang pagnanakaw niya madaling araw nitong Sabado nang magising ang mga umuupa sa bahay. Naiwan daw pala kasing bukas ang gate at bintana. Dahil wala namang nanakaw, hindi na ito inireport sa pulis o barangay. Pero plano na raw ng barangay na magdagdag ng mga tanod para mag-ikot sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.